pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mayayaman ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, umaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Pagsasadiwa. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa, ihagis mo ang kawil, kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ipinapakita ng Ebanghelyo ang pagbabayad ng buwis ni Jesus para sa templo. Ginagawa niya ito kahit hindi siya obligado. Paanyaya ito na tulad ni Jesus. Tayo rin, kahit hindi pinipilit, ay patuloy na magbigay ng suporta sa ating simbahan upang maipagpatuloy ng ating simbahan ang pagtulong sa mga nangangailangan at upang mapanatili ng simbahan ang kaayusan. Hindi ipinipilit, ngunit kusang loob nawa tayong mag-alay ng handog dahil napakabuti ng Panginoon sa atin. Lagi nawang maging malinaw sa atin na kapag sa Diyos tayo nagbibigay, hindi tayo nauubusan, ngunit tayo pa ang tumatanggap ng mas mahalagang yaman, yaman sa kalangitan. Nawa ay nadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagninilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, all for the Gospel.